Lamiera again here. Magbibigay tayo ng update doon sa isang nurse from America na kumabit sa asawa ng kanyang pasyente. Alam nyo ba guys na sa official Facebook account niya, nagbigay siya ng kanyang saloobin. At may mga comments doon na nag-thread na sinasagot niya. Kaya malalaman din almost yung side niya. So, basahin natin yung kanyang post 4 days ago since the nagreklamo nga si Mrs. De Vera kay Sir. So, ito yung post 4 days ago ni Vera May. Basahin natin. Sabi niya, I woke up today after receiving so many messages in my phone. Ano bang nangyayari dyan sa Pilipinas? Sana po, bago kayo manghusga, alamin niyo muna ang sitwasyon. Hindi ko kasalanan ang nangyari. Minuminuto pa na ang mga chat niyong puno ng masasakit na pananalita na parang pasan ko ang daigdig. Parang ako ang pinakamakasalanang tao sa mundo. Nagtatrabaho lang ako ng maayos para sa pamilya ko. Sana po ay maintindihan ninyo ang lungkot na dinaranas naming OFW dito sa ibang bansa para lang makapagpadala ng pera dyan sa Pinas. Digilan nyo na po ako, hindi po biro ang malayo sa pamilya at sa mga minamahal mo. Kaya sana maintindihan nyo ang kalagayan ko. Maraming salamat po. So yan ang post niya 4 days ago na ang daming comments, hate comments, pero sinagot niya. Ito ang isang comments na tuloy-tuloy yung kanyang pag-defend sa sarili niya. Yung isang netizen na nakakuha ng atensyon ko. Sabi niya, kabit ka, yun ang sagot niya, doon sa kinoment ni Vera May. Sabi niya, kabit ka at walang mababago doon, homewrecker. Hindi ka marunong maawa, may sakit yung babae, tapos nilandi mo pa yung asawa, ang kapal ng mukha mo, hindi ka dapat kaawaan. Ahas ka, para kang mauubusan ng lalaki kabit. So, sumagot si Vera May mismo. Sabi niya, dahan-dahan po tayo sa pananalita, hindi mo alam ang buong kwento. Anong kwento pa ba ang dapat malaman, sabi ng netizen. Diba 3 times kang tinanggihan, pinipilit mo pa din na magkarelasyon kayo? So ano ang tawag sa babaeng ipinipilit ang sarili sa lalaking may asawa na basic kabit, hindi ba? So, hindi ka marunong maawa sa taong tinatawag kang kaibigan. Ang kasalanan lang niya, nagtiwala siya sa'yo. Tapos ngayon, makaasta ka parang ikaw pa ang biktima. Wow, taray nitong netizen na to ah. Ito naman ang sagot ulit ni Vera May. Sabi niya, Ma'am, mawalang galang na po. Side lang niya ang narinig niyo. Unawain niyo po ang kwento ko. So, it means may pa-victim mode rin to. Oh my God, mga kabit talaga, pa-victim mode. Sabi naman nitong mataray at talagang tapang nitong ano na to. Na to. Kapal naman ang mukha mo para unawain ka. Saan mo ba nakukuha yung kakapalan ng mukha mo para sabihing unawain ka? May chat ka pa sa dialysis patient na inaantay na lang ng asawa niya na mamatay siya. Ano pa ang para maging legal ka? Sana mahita ka naman sa balat mo. Mahiya ka naman sa balat mo at sa taong nagpaaral sa iyo. Haha, unawain talaga. Hays, may mga katulad mo talaga na ipinipilit ang sarili sa mga lalaking ayaw na nga. Ano sa shoulder mo, cry on? Makakarma ka din, tandaan mo. Sabi naman ni Vera May, hindi po ako naghahabol, tandaan nyo yan. Respeto na lang po sa pagkababae ko. Dahil kung talagang intention ko ang sirain ng pamilya nila, edi sana hindi na ako lumayo. O, diba? Ang taray. Siya talaga yung nagdinidependahan niya yung sarili niya at ang ginawa niya. At meron pa siya ditong sinabi na, sige po, opinion mo po yan. Sana naman po huwag niyo akong personalin. Hindi mo alam ang buong kwento, ma'am. Yun lang ang masasabi ko. At meron, sumasagot talaga siya sa mga ano, sa trend ng sa mga comment ng netizens. Dahil ang mga netizens ay nagagalit sa mga homewrecker. So yan ang unang sagot ng isang kabit. So may susunod pang mga sagutan at mga posts na nagpapaawa siya at
sana unawain daw siya. So, tingnan natin kung ano pa yung iba niyang mga isasagot dahil, Diyos ko, kahit naman sino is nagagalit sa isang homewrecker, di ba? So, yan muna ang tayo magchichikahan. Dutch Lamierda po. Have a nice day, everyone. Thank you for watching. Bye!